So ayan, uminto kami ngayon dito sa anong lugar ba to? Pagtatanong natin kung anong lugar to. Kuya, anong lugar na to? Kamatsin po. Kamatsin, barangay Kamatsin. Ayan, nasa barangay Kamatsin tayo ngayon. Pinahinto muna kami dito. Kasi cut off pala ng pagpasok ng doon sa trail. Alas 3. So dahil swerte tayo dahil may kausap tayo. So iniintay lang namin. Okay. Kasi pag doon kayo sa kanilang kasi namin, sir. So, 360 yung ano. Medyo malayo pa. Okay. Pupunta na lang kami doon. Hills yun, di ba? Pupunta na lang kami doon. Pirma ka na lang. Pabari 300 ang ina. Sulat ko na. 300 per head. Kasama na yung overnight tour. Saka yung diretso ng tour. Kasama na yung tour guide namin doon. Kasama na tour guide doon. Environmental fee, entrance, saka yung barangay fee. Tama-tama na. Yung bang 300 na yun, hinati-hati dahil marami. Per head talaga yung 300. Per head talaga yung 300. So, and guys, kung pupunta kayo dito, ang entrance pala dito is 300 per head. So, yun. 300 per head daw. Kasama na lahat doon, yung tour guide ninyo, pati yung stay nyo. Kasi kami mag-overnight kami. So, ang trip namin ngayon ay camping. Yun. Okay. Ayan guys, mayroon silang rules para sa mga turista. So kailangan lang sundin nyo yung rules nyo kung gusto, yung rules nila kung gusto nyo pumunta dito. Front sa inyo 300 pagka overnight. Per head? Per head. Ha? Pero syempre depende yan sa tour guide. Depende sa arrangement niya. Pero minimum. Ate, hi ka po sa vlog. Hi! Welcome to 13 Falls. Ayan. Maganda ba yung pupunta namin? Siyempre. 13 Falls talaga siya. Yes, sir. 1 to 6 expect natin pambata. Then 7 to 13 din matataas na falls. Yung malalim na naman ako yan. Magkano yung matataas? To 7. Lahat nung pwede paliguan yung lahat ng falls na yun. Gusto nyo sa 1 pa lang mag-start na po kayo. 1 pa lang para kada ano dito, picture taking dito. Pero pinakamaganda namin, may attraction talaga, falls number 7. Number 7? 7 to 13 talaga. Pero 7 yung may mamataas na falls. Okay. So yun, number 7 daw. Tingnan natin kung okay number 7. Mamaya nito. Ayaw ko makapag-vlog. Yahatid na lang po kayo kasi pinit itong tuloy sa tuloy. So, tagahawak ko lang ako ng camera. Mayro talaga walang crew. Kunti. So, okay guys. Wala akong tent eh, sila meron. Yung iba. Gusto nyo morga, may pinapark lang ang tent ko. Eh, meron akong malaki na bote eh. Ha? Ah? Eh, yun na lang yung patatak. So, yun guys, itong sinusundan kong tour guide ay hindi pa ito yung tour guide na talaga sasama sa amin. Sasalubungin namin si Sir Philip along the way kasi nandun siya sa... dahil may kinahit siya kanina. So, yun ka-adventure. Nagpa-book kasi kami, kaya madali kami na-accommodate. Yes, sinakaw sa pagiging guide namin. So ayan guys, konting orientation lang no. Ino-orient lang ni Sir Philip. Tama ba? Philip pangalan niya. Ino-orient lang ni Sir Philip yung bawat isa sa amin kung ano ang gagawin at kung ano ang aasahan pagka nandun na sa lugar na yun. So, nulit ko guys, may cut off sila dito. Alas 3 nila kayo papapasukin. Kaya kami, lumagpas kami. Kaya lang kasi may kausap talaga kami. Kaya pinayagan kami pumasok. So ayun, tara, samahan na natin si Sir Philip. Susundan natin siya. Okay, tara, samahan niyo kami.
bawat fault, babali 13 fault yun. Pero sabi nila sa 13 fault na yun, hindi nakapaganda daw yung number 7. So malalaman. Adventure ko, mapapansin mo, busina ng busina si Sir Philip, no? Kasi yan yun, parang sign niya yun sa mga baka possible na makasalubong natin. Kasi ang daming pakurbang kalsada dito sa papuntang 13 Falls. Kaya nag-iingat lang si Sir Philip kasi ginagayin niya tayo. Kaya yan, moderate lang yung takbo namin. Sir, yung mga baon po natin, pagkain kompleto na po kayo. Dito tayo mag-i-stop. Kasi sir, dun sa side. Sino ba? Baka meron pa mga baon po natin dun. Mga shifting, ano lang, mga kapunsin. Pwede tayong magpa-ano? Magpa-deliver. Magpara, Padala dun. Hindi ka direct, ano ba, tatawag sa akin. Kuya, luto na yung ano. Pwede po dito. Kila prangki yata, walang baong kanin. Hindi, ganito na lang para sigurado na. Order na kami ng isang kaldero kanin. Kung yun lang ang kailangan. Yun lang kailangan namin kasi mineral. Mineral siguro isang kailangan. Meron ba kami dito? O kami magdala. Pero doon naman meron mga bucket. Yun na lang siguro. Meron na kami extra water. Pwede ba uminom doon? Yun na lang kaldero. Sa kaldero kami. Para ito na yung isang last na pinagmahabagara. Mas doon sa ano ba na ito? Ay, di ba ba tapos? Kala ko dito na eh. Hindi, ano. Nag-cash ko lang po, sir, kung ano. Kung pa yung kulang na kakailanganin natin. Kasi medyo malayo po talaga yung site. Okay. Kasi pwede tayong bumili ng fresh na ulam na lulutuin. O kaya luto na. Okay. Nadali na natin sa taas. Kung sakali po na kakailanganin nyo ng karne. Oo, kasi medyo malayo pa yun, no? So, yun guys, ina-advise tayo ni Kuya na kung gusto natin bumili na ng pagkain kasi wala na yata mabibilan doon. Kung meron man, baka mga cup noodles na lang. Meron lang, mga cup noodles. Ngayon, kung ano, re-request na lang natin kung meron silang available. Pwede mag-request, sige sir. So ayan guys, move na ulit tayo kasi nakabili na kami ng mga kailangan namin, kanin, tubig at kung ano pa yung mga kailangan kasi pagdating dun wala na talaga mabibili. Kaya naman may papayo ko bago kayo pumunta dito, bago nyo gawin tong ganitong adventures, sikapin ninyong i-organize na lahat, isipin ninyo kung anong dapat nyong gawin dahil mahihirapan kayo kung kapag ka nandun na kayo ay saka pa lang ninyo malalaman na kailangan nyo pala yung ganyong bagay. Matagal kasi itong gagawin naming trekking, actually hiking, sinasabi nila na aabot daw to ng
kulang kulang isang oras, depende sa resistensya mo. Kaya kapag dating mo doon sa taas at naisip mo, ah, kulang pala yung dala mo, ay talaga magsisisi ka. Kaya planuhin mo na kung nadadali mo adventure, okay? Lalo pag ganito ang kalsada, guys. Hindi nakakayang ibaba ang paa. Magbaba natin ang ating mga paa. Kaya ito na lang, baba mo na lang paa mo. Tara! Sarado na lang. Hindi na pwede sa akin. Oh no! Make me wanna hurt it.